Itumas sa UK, parang hari si Casemiro. Inuwi na Bulaga din, walang lusot. Ito nga't pag-usapan natin, pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing, ayon sa kapapasok lang na balita, brutal na sinabi ng tatay ni Devin Haney na target daw di umano nilang labanan itong si Keith Thurman sa 147 pounds division. Isang dakilang champion daw itong si Haney dahil unang akyat pa lang ng division, target agad ang isang champion. Hindi daw easy fight itong si Regis Prograis dahil isang champion daw ito na may isang talo lamang. Kaya mahirap daw na challenge daw ito para kay Haney. At kung manalo daw ito at makuha ang WBC belt, ay balak nilang labanan si Teofimo Lopez para sa unification fight ng WBC at WBO. Kung aakyat naman daw si Devin Haney sa welterweight, ay gusto nilang labanan si Keith Thurman at iba pang contender dito. Samantalang matapos ngang masorpresa din ni Marlon Tapales para sa BADA testing, ay may post naman si Japanese Monster na Oya Inoue patungkol din sa doping test. Ayon sa kanya, unang pagsorpresa, ang doping ay kumpleto na. Maganda nga sana kung lalaban ang parehas ang Hapon at walang hokus-pokus na magaganap dahil malinis naman ang ating pambato na si Marlon Tapales at palagi nga itong nag-update sa social media. At sa kabilang balita naman tayo mga kaboxing, sa nilabas nga po ng news ng Yahoo Japan, sinabi ni Ito Masayuki na itong si Casemiro ay may potential talaga na makalaban itong si Naoya Inoue. Dagdag pa nga po ni Ito na si Alas nga daw ay hindi tamad na boksingero, ngunit isa siyang hari kapag sinabi ni Casemiro na oo, ganito ang aking gagawin. At ang tao sa paligid niya ay susunod rin. Kapag sinabi naman ni Alas na hindi siya magsasanay, wala din pagsasanay na magaganap. Bagamat ganun pa man, ayon kay Masayuki Ito, itong si Cuadro Alas ay meron siyang mahiwagang tinatagong katigasan ng ulo at iba pang kadahilanan. Hindi siya pinayagang magsanay na madaming pagkakataon. At ayon pa kay Ito, kinakailangan niyang kumuha ng trainer nang makakapamahala kay Casemiro ng maayos. At sinabi din ito na malaki ang tiwala niya kay Casemiro at alam niya na may pag-asang taglay at makipagkumpetensya kay Naoya Inoue. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!